that, we would like to greet everyone a happy, happy new year. 2024 na, brothers. Yes. Anyway, new builds, new episodes. We miss this. Tagal natin hindi nag-usap-usap ng ganito. Anyway, my name is Randy. And I'm with my brothers, Ken. Hi. DJ Ma. CJ Vargas. CJ. Benedict. Dexter. Guys, si Mac and Benedict is yung mga team leaders natin. Seaman natin. Mga seaman. Yes, sila yung mga our guys behind the Autobot Qatar. Dito lang sila for a quick vacation, quick knowledge upgrade para mag-offer natin sa Qatar clients natin. Anyway, a lot of plans for this year here in the Philippines and in Qatar. So watch out, we have a lot of new offerings, new ideas, and we are very, very excited. Kaya rin, sa sobrang excitement namin, maaga pala nag-shoot na kami ulit. And we just simply miss you. Anyway, gagawin natin dito ngayon. Pero bago tayo mag-start, tanong ko muna sa inyo guys, kumusta na kayo yung hindi? Alam mo yung kantang ano yan, Ere? Ang programang ito ay rated SPG. Maraming lessons that we will bring to improve us more this 2024. But this kind of bumpy roads is what we needed to upgrade and serve more our clients. And with that, we are very excited. We have new, basta, hindi pa naman natin muna ilalabas kung what we have for them, new surprises is 2024, but it's gonna be big. Ano ba yung pag-uusapan natin project ngayon, Ken? This build is actually last year natin pa itong ginawa, pero hindi natin masyadong ilabas. Pero ngayon, pag-uusapan natin, Project Maximo, our build, Fort Everest 2023. Fort Everest, ito yung mga first batch. Eh? Yes, first batch. 2023 kasi actually 2022. Yung client base natin, laki ng ship. Nawala yung mga nag-offroad talaga. More on nag-overlanding, and then at the end of the year, napunta tayo sa build na malinis lang. Tapos, lifestyle build. Lifestyle build, tsaka pang araw-araw na metro driving lang talaga. Well, regular client na yan. It's a daily client na suspension and wheel set, but ang challenge yung naka-bumper ka, pero hindi madumiting na. Hindi masyado masculine. Yes. Project Maximo is a returning client, no? A returning client, actually. This is his second build. Yung first build is the Project Maria. Then this one is the Project Maximo. Shout out to the owner, Boss Burley. Nag-trending yun, si Maria. Yeah, it's a loyal customer. Actually, sinali natin na rin to sa Manila. Auto, the transport show. Transport. Sino ba yung wife ni Boss Burley? Si Madam Maria. Maria. Yeah, that's why Project Maria yung chini niya. Ganun yung mga masasarap na client eh. Parang sila tumatak talaga sa atin. Kasi naging family eh. Hindi naman sobrang solid na family, but the treatment itself. Thank you rin pala sa mga regalo mo, boss. Natala tayo ng ano? Yes. Ng Christmas na... Hindi nakakalimot yan si boss. Tayo may utang sa kanya. And may aabangan tayong third build nila. Anyway, ano-ano yung ginawa natin dito kay Project Maximo? This White Ford Everest. Let's start with the suspension. Ano ba kinabit natin dito, Jay? Ang kinabit natin dito is yung Profender Twin Series with canister, adjustable din yung damping and rebound. And then, additional doon yung upper controller since nagpalitan rin tayo ng mga centers. So, yes. Para ma-maintain din yung stability nyo. Tsaka bling sa high speed, wala tayo masyadong vibration. Yes. Oo. For our viewers, di ba? Ano yung difference ng Profender Tune Series and the Profender Twin Series? Si Profender Twin Series, ano siya eh, adjustable din naman siya. 16-way adjustable yung front, 8-way yung likod. Same din siya din ni Tune Series. Yun nga lang, si Tune Series, with canister siya. Mas maganda yung tulong na nabibigay ng canister na every time na nagagamit yung mismo siya, siya yung nagre-refill. Para siyang dialysis sa tao eh, no? Yes. Nililinis niya, hindi masyadong mainit. Kahit ilang oras ka sa trail, hindi siya after 4 hours, 6 hours tumitigas na. Yeah, hindi lang sa trail, pati sa mga long drive. Yes. Usually mga mahihilig talaga sa long drive, malaking bagay yung canister na yun. We have different types of clients kasi. Yes. May clients tayo na pang weekend truck nila to. May clients tayo na pang farm. Yes. May clients tayo pang araw-araw. Yeah. May clients din tayo na pang bubugan, pang trail lang talaga, for just for fun. Meron din tayong client for camping lang talaga, yung overlanding. Yes. So, kaya nga, paulit-ulit at dito tayo kilala eh. We ask them, paano talaga nila gagamitin yung way. Pero kung gusto niya naman pang all-in-one,
meron din naman. Ito yung comfort talaga na binibigay natin. This is a full build project. So ano pa yung kinabit natin, Ben? Nagkabit tayo ng Fuel Art na 20x9. Tapos ang ganda ng colorway niya kasi yung lift niya black, tapos yung design niya, yung spokes sa gitna, parang machine silver machine yung finish. So, ang ganda, decente yung design ng mags. And yung gulong natin, BFG KO2, 3 tires, 295, 55, 20. Perfect na perfect yung fitment niya dun sa sasakyan. Yung lumabas konti, at the same time, yung sa height. Sa height niya, fender, saktong-sakto. Offset 1, no? Offset 1. Oh, offset 1, tapos 6-ply na tires. 6-ply. Oh, BFG. KO2. Since we're talking about BFG, ano meron si BFG? Si BFG, meron siyang BFG KO2 na all-terrain. Meron din siyang BFG KM3 na mud-terrain. Pero yung KM3, hybrid tires din yan. So, comparing it to other mud-terrain tires, hindi siya ganun kaingay. Yes. So, isa rin sa mga naliging favorite nating gulong yan, si KM3 and KO2 pagdating sa mga clients. So, kung aesthetically sa itsura, siyempre mas maganda si KM3, aggressive. Oo, aggressive. Pero para sa akin client na wala akong alam where to go, kailan ba ako magki-KM3 o kailan ako magki-KO2? Ano yung differences nila? Ano yung, what they provide in terms of tread pattern? Dex? Yung BFG na KO2 compared sa KM3, depende rin talaga yan kung saan mo gagamitin. Kasi yung tinatanong natin sa client, kung saan mo ba talaga siya gagamitin. Kasi yung all-terrain tires, more on city driving, then pwede rin naman siya sa mga light trail. Pero kung mas nagagamit mo siya sa farm or sa business mo, dun papasok yung use ng mud tires. Pero hindi siya yung typical na mud tires na maingay yung road noise. Well, sa clients, ano na response natin ngayon and needs, halos KO2 talaga yung karamihan ng guys. KO2 talaga. Oo. Yes. Babalik ko lang konti sa suspension. Since nasa under chassis na tayo, we guarantee most of the suspensions, well, all of the suspension that we suggest, mas nag-i-improve yung comfort ng ride compared to the stock. Dito rin pumapasok yung expertise. Hindi namin sinasabi magaling kami, we are all the same on the level, pero yung experience lang siguro, and we are more dedicated and we just really want to know more about the products that we sell, is yung knowledge natin and experience natin. Hindi tayo yung bolt-on ng bolt-on. We come to the proper adjustment and the proper settings in different types of clients. With this naman sa part na to, we are very confident na we can satisfy more than what is expected sa mga clients natin. Although pare-parehas yung mga products, but the craftsmanship, dun talaga. Especially with the proper tire size, kasi yung mga BMC, mga sellan din tayo. Yung BMC naman mga boss, dun pumapasok yung body mount chop or yung tapas na sinasabi. Ano naman ba, Mac, yung mga ibang mga in-upgrade natin dito sa exterior performance? Exterior. Besides dun sa windshield. Doon ka muna sa bigat. Kasi kay Mac ka na, di ba? So, kailangan yung stopping power mo. Ano ba yung ano mo? Yung performance. Siyempre, nag-upgrade tayo dito ng brakes. Hindi naman din tayo nag-dagdag ng bumper. Yung dudumi na usap kayo. BBK, o. BBK. I think we install the AP Racing. AP Racing front big brake kit. Actually, meron na rin available to nung rear. Pero by nung time kasi na to, yung front pa lang yung available natin. So, na-upgrade natin yung front. So, wala pa palang rear yan, no? Wala pa. Shout out to Boss Birdie. Yes. Stuck na. Ano yung size nilang lagay natin, bro? 380. 380. Yes, 380 yan. Yeah. Actually, si AP Racing, ano yan? Tawag dito. Preno yan. Preno. Big brake yan. Big brake yan. Lumaki na yung wheelset ni client. So, kailangan na rin natin i-upgrade yung brakes niya. Since ang mga stock naman, alam natin, pag nagpalit tayo ng wheelset, medyo nagkakaroon siya ng additional role. Pag hindi tayo nag-upgrade ng big brake yan. So, ito kay Sir Verly, nung time na yun na nagpalagay siya, nag-install tayo ng AP Racing 6-pot. So yung pistons ng AP Racing o yung brakes niya is mas malaki kumpara sa stock. Ay, mas marami. Kasi I think at a 4-pot lang yung stock. So pag makikita mo yung wheelset niya, aesthetically, malaki yung rotor niya. So mukhang busog na busog yung wheelset niya. The bigger the rotor is, the bigger the pot is,
mas malaki yung kapit niya. So hindi mo kailangan tumapak ng preno na sobrang diin, konting tapak lang, kumakagat na. Yun sinasabi ni Mac na na-eliminate natin yung extra ball. Tsaka add ko lang din, dito sa Autobot, sa service center natin, meron tayong ano ngayon, device na ginagamit. I guess siguro tayo lang yung meron sa Philippines ng device na yun. Yung mga calibrating tool. Calibrating tool. Yes. So, yung kinakalikot. Kinakalikot. So hindi lang sa manually yung pag-bleeding natin. So meron na tayong device na ginagamit. Na computerized. Computerized pressure. Computerized na bleeding na. So yun. Hindi lang din yun. Kasi since nag-upgrade tayo ng, lalo na sa mga Everest, mga next gen ngayon, yes, yung pag-upgrade ng wheel set, pag-angat, may kailangan i-calibrate din sa mga sensors. So the good thing is we have this kind of tool na nababalik pa rin natin yung original settings ng stock. Sa power, since meron tayong stopping power, nagdagdag tayo ng power ng kotse. Additional power. So, nagkabit tayo ng... Yes, Power Ranger. Nagkabit tayo ng HKS. Yes. Cutback exhaust. Yeah, it's a bolt-on exhaust. Bolt-on exhaust, HKS, single tip carbon fiber, tsaka nagkabit tayo ng torque in. Throttle controller. Yes, the throttle controller is to improve and eliminate yung mga drag, delay. Yeah. Para at least yung shifting, mas ramdam mo yung accuracy mo. Sa front naman, bumper, hammer, tapos binadi color natin. Same tone yan, walang off nung shade ng pagka-white. And then Raptor grill para mas aggressive. Sa loob niyan, we did install the general base horn. Usually naman 3 sets nilalagay natin, tapos naka-bracket and relay yan per set, yes, di ba? Rigid, ano yung kinabit ni Boss Burley yan? Actually, si Ken naman nag-build nito lahat eh. Iniwan lang ni Boss Burley yan eh. Actually, one of the highlight of this build, ito yung rigid adapt. It's a 30 inches LED bar na nilagay natin dito sa front bumper para at least mas ma-maximizing usage niya. The good thing with the rigid is a 5 years warranty, tapos may sariling switch to. So, walang mabuboid na warranties. Siyempre, nag-lift na tayo, tumaas na, and to add more height dun sa sasakyan, nag-upgrade tayo ng itong tinatawag na Hammer OBD power cord. Then the last thing is yung ARB UVP, the under vehicle protection. Nagkabit tayo dito at is a 3-piece ARB under vehicle protection. So it's steel 3mm, I think 3mm or 4mm protection. Yes, hindi lang to for the trail, para na rin sa, again, paha, kung may mga bakal or ano, at least protected yung pangilalim natin. Mas, yung isang kliyente natin na save siya, wala siya sa trail, hindi siya nag-trail ah. Potholes. Yes. Alam mo naman may ginagamit minsan sa atin dito, walang tamang warning device, yes, na accidente din niya nakita, sumot siya doon, at least nasira pang ilalim niya, yeah, UVP yung sumalok. So may advantage din talaga. Kaya since na-mention mo kanina about warranties, ano may mga warranties? Kasi marami din clients natin nagtatanong, ay ayoko mga magpagawa. Although 90% na ngayon, paglabas ng kasa, diretso na sa bill, yes, sa atin eh. 5, 3 years, 4, yung mentality nila is yung ayaw ko muna ipa-setup, pantayin ko muna yung 2 years, 3 years, 5 years to protect their warranty sa kasa. Pero kasi tayo, unang-una bago natin i-build, bago dumating nga yung sasakyan na like ganito, next gen Everest, naaral natin kung ano yung mga common problem ng mga sasakyan. Like the transmission, sa electrical, kung may problem ba with the ganito, hindi natin ginagalaw. Like the headlight, wala muna tayong upgrade kung wala talagang specific for that. Pero syempre, lahat ng upgrade natin like electrical, mechanical, even the suspension, lahat yan bolt-on. And we wanna make sure na walang maapektuhan doon sa stock niya para walang masisirang warranty with kakasa. And si Ford, continuous meeting, actually yung Ford President, nakipag-coordinate sa atin. He came to visit us to check how we build. Para kung ano ba yung matutulong nila sa atin and matutulong natin sa kanila. Kasi mostly alam naman natin lahat ng bumibili ng mga port, talagang gusto nilang i-upgrade agad. So para at least matulungan natin sila na wala silang worries with their warranties, we give the warranties per brand and the service warranty. And syempre yung additional na yung personal warranty na pwede natin silang tulungan pag nagkaroon ng problem with the port. So ako sa ano, sa warranty na yun, pwede i-add. Nung nag-seminar kami dati ni The Ford, kung ano lang yung gagalawin mo, yun lang ang nabubuhay ng warranty. Yes. Kung hindi mo ginalaw ang engine, hindi mo ginalaw ang transmission, kahit ako kung tupad na yan, ang engine hindi mo nagalaw, pang-over pa rin nila ng warranty. Kasi ano rin yan eh, galing kang Ford, di ba bro? Ano may gagalawin? Coming from someone na galing Ford. Yun nga, we are very honored na minisita tayo ng mga Ford Philippines President for him to come to our HQ. Ang laking bagay nun, no? And chinek yung mga build natin.
So thank you, sir. Anyway, guys, please check out Project Maximo.